for today's vlog, isha-share ko sa inyo yung ginagawa ko para pumute yung kilikili, yung singit, yung tuhod, kung ano-ano pa bang mga dark na areas dyan, yung mga siko, ganyan. Nakapag-upload na ako noon nung kung paano pumuti yung balat ko. Yun yung, kailan ba? 2 months ago na ata. Basta yun, lahat ng ginagamit ko nandun. Pero eto, yung mga ginagamit ko para lang, nung sa sobrang maiitim talaga, katulad nga ng siko, kilikili, singit, tsaka tuhod, hindi ko naman sila sabi na sobrang puputi siya talaga, na sobrang puti, as in color white, hindi ganun. Yung para lang ba pumantay siya sa kulay natin, or medyo mag-light, kasi diba yun yung mga part na laging nakikiskis, alam niyo naman kapag may friction, mabilis umitim kapag may friction. Lalo na yung inner thighs, diba, lagi nagaganyan yan, lalo kung medyo chubby ka, or medyo mataba, diba? Lagi nakikiskisan yung mga thighs natin. Bukod doon, syempre, tuhod, mahirap din paputiin, yung siko. Ngayon, yung ituturo ko sa inyo, or yung isha-share ko sa inyo, hindi siya yung instant white, guys, ha? Hindi yung pagkaginamit mo, ilang araw lang, maputi na. Syempre, lahat naman yan, kumbaga, unti-unti, one step at a time. Pero sigurado naman ako sa inyo na magla-light. Unang video niya na shinare ko sa inyo tungkol sa pagpapapute, sinabi ko rin doon na may mga mahihirap na paputein, katulad ng mga kilikili, mga singit, ilalim ng puwet, ganun. Ngayon, ako, problema ko talaga yung kilikili ko. Feeling ko, mas madali pang paputein yung singit kaysa sa kilikili. Kasi syempre, pag nagtitinda ako sa butika, may butika kami, diba? Lagi lang ako naka-t-shirt, tas mainit, pawis lagi, tas laging naka-t-shirt, syempre, kumikis-kis lagi. Kumikis-kis sa damit, o kaya sa kilikili, ganun. Kaya siguro, mahirap siyang pumuti, or nahihirapan ako na paputein siya. Pero ngayon, pansin nyo, dun sa mga previous vlogs ko, naaangat ko na yung kilikili kong ganyan. Medyo, hindi pa siya ganun kapote. Pero, hindi rin naman siya maitim. Yung parang pwede na. Yung parang matataas mo na, ganyan, oh. Diba? Parang nahihiya ako. Pero yun nga, alam yan ng mga friends ko, tsaka ng mga pinsan ko, na hindi talaga siya maputi or hindi siya kaputian. Dahil nga, syempre, nung bata ako, kaya nga tiyanak yung tawag sa akin, sobrang itim ko daw nung bata ako. Kapag ka nagpapaputi kayo, guys, syempre, hindi naman yun yung pantay na pantay. Meron talaga mga naiiwan na umiitim, ganun. I mean, hindi umiitim. May naiiwan na talagang maitim. Kasi nga, mas maitim siya talaga. Kumpara sa, katulad nito, yung ganto ko, syempre, mas maputi ito kaysa sa siko. Kaya yung mga siko, tuhod, kilikili, yun yung medyo kailangan natin pagtuunan ng pansin. Ngayon, eto yung ginagamit ko. Syempre, alam niyo na to, Abuni. Ay, hindi. Gawin ko step by step kung ano yung mas una kong ginagamit. Eto yung una kong ginagamit. Syempre. Baby oil. Piliin nyo, guys, yung light. Kasi pansin ko sa ibang oil, ano, mainit. Eto hindi. Tapos mabango pa. Yung blue, medyo mahal to ng konti, pero mas mabango, tsaka hindi mainit yung feel. Ang gagawin nyo lang, gagawin nyo to bago kayo maligo, ha? Babasain nyo yung cotton ng oil. Tapos, kung saang part kayo maglilibag, ganun, yun yung term, maglilibag. Kunwari, sa kilikili, edi lagay nyo, tapos sa siko. Sa isang ano lang yun, guys, ha, gawin nyo siya, hindi naman every day, siguro every other day or every 2 days, pwede na yun. Pero wag nyong sobrang kakas kasi na parang gigil na gigil kayong ganyan. Wag ganun, guys. Baka imbis na pumuti, nagkaroon ako. Imbis na pumuti, lalo siyang iitim. Dahil nga, diba, yung friction, sinasabi ko sa inyo, mild lang. Ganyan lang, para lang kayong nagpupunas ang pet ng bata, ganun. Mild lang. Kung paano kayo mag-toner sa mukha, ganun. O baka naman pag nag-toner kayo, gigil na gigil din kayo. Dapat yung mild lang. Ganyan lang. Kasi dati, ang akala ko, mas madiin, mas maraming libag na matatanggal. Kaya sobra diin, lalo na sa pag-aahit. Kasi diba, kung kayo, nag-aahit kayo, guys, diba, pagka-ahit nyo, parang may mga itim-itim pa rin. Syempre, nandun yung pinaka-roots ng buhok sa kilikili, diba? Ginagawa ko, dinidiin ko talaga yung pag-ahit para matanggal. Kasi nga, hindi naman ako nagpapawax. So, yun, isihan nyo lang. Kunwari, sa siko, ganyan lang. Diba, nabasa nyo na siya. Nabasa na siya ng oil.
kuhain nyo yung part na hindi siya basa, yung likod. Tapos, ganun ninyo ulit. Yan. Tapos niyan, siguro 5 to 10 minutes pwede na kayong maligo. Sample lang yun sa siko ha, pero lahat dapat. Siko, kilikili, tuhod, inner thighs, singit, yung ilalim ng puwet, tapos kung ano pa yung gusto nyo, yung iba yung batok din. Yung iba problemado rin sa batok. Okay, edi nakapaglibag ka na or nakapag Johnson's baby oil ka na or kahit anong oil pala. O nakapag oil ka na, nalagay mo na. Medyo patagalin mo siya ng 5 to 10 minutes. 5 minutes siguro okay na. Kapag naliligo ako, ginagamit ko, previous na ginamit ko ano nga yung Soul White. Pero ngayon, eto lang, Silka. Mura lang to kasi yung Soul White, di ba, summer nga ngayon, parang feeling ko kapag ginagamit ko siya, tapos nagbebenta ako sa botika, yung alikabok, tsaka yung init, feeling ko lalo akong umitim. Kahit sa mukha, hindi ako nagpapaputi ngayon ng mukha, guys. Yung Facial Plus na pinadala sa akin, in-stop ko muna siya. Kapag kagabi ginagamit ko, pero kapag kaumaga or tanghali, hindi pwede. Oo, meron yun na sunblock, pero kapag kagantong summer, guys, iwasan nyo muna magpaputi. Unless naka-aircon lang kayo, nasa bahay lang kayo, ganun. Pwedeng-pwede yun. Ngayon, etong Silka, oo, whitening siya, pero hindi siya katulad ng iba na matapang. Parang ano lang siya, parang regular soap lang. Meron siyang whitening. Kaya lang kasi, may vitamin E din siya, kaya parang kapag ka pinapahid mo siya, hindi sobrang dry, parang namo-moisturize pa rin. Try nyo to, sa mga hindi pa nakakapag-try. Kahit na summer ngayon, very mild na whitening lang naman to. Hindi ko rin naman feel na pumuti ako dito. Pero at least, di ba, papaya pa rin, maganda pa rin sa skin, may vitamin E pa. Sunod, yung lagi ko pa rin ginagamit, yung Abony. Dalawa yung ganito ko, yung isa naubos na eh. Abony, ayan. Kukuha lang kayo ng konti. Eto, wag din everyday, guys, ha? Kuha kang konti dito sa kabila para maano natin. Kuha ka lang ng konti. Tapos, diba, naligo ka na, nagbos ka na, tapos ka na magsabon. Medyo basa-basa pa yung katawan mo. Tsaka mo yan, iganun, ilapat mo siya. Ganyan na, try natin. Yan, ikaganyan mo lang. Ganun. Huwag panggigilan na ganun ha, yung ano lang, ganyan lang, ipahid nyo lang siya. Medyo may diin, pero hindi yung sobrang diin. Yung para lang kayong naglilibag, parang ganun. Teka, kuha ko ng towel. Yun lang gagawin nyo, tapos pagtatagalin nyo to ng 1 minute. Mas matagal, mas maganda. Pero kumbaga, yun yung minimum niya, 1 minute pagtagalin nyo siya sa lahat ng parte. Ako naman, ginagawa ko, diba, ganito. Ang una ko nilalagyan, kung ano yung pinakamaitim sa tingin ko. Siyempre, tuhod, tapos kilikili, tapos singit, yun. Yun yung inuuna ko, tuhod, para kasi ang itim-itim ng tuhod ko. Pero pag naman nakaano, oh, okay lang naman, pero parang ang itim kasi, parang ang layo ng kulay. Diba? Tapos ganito, guys, ito yung inner thigh. Hanggang paakyat yan sa singit. Huwag na natin ipakita yung singit ko, syempre. Baka may mga masuka dyan. Inner thigh, pataas. Yun din. Yun, pagkatapos, eto na. Tapos nyo nang gamitin tong Abony. Nag-ano na kayo, tawag dito, nagpunas na kayo, ganyan. Gamit na kayo ngayon ng lotion. Ngayon, kahit anong moisturizer, pwede naman. Pero ako, ang ginagamit ko, aloe gel. Kahit anong aloe gel, ha. Ito, nabili ko to sa, Watson's. Kahit anong aloe gel, guys, pwede. Ginagamit ko to kapag ka nag-scrub ako. Yan, scrub. Nilalagyan ko buong katawan. Pero kayo, kung gusto nyo, lagyan nyo lang yung kilikili, siko, tuhod, kung ano lang yung part na gusto nyo lagyan, pwede naman. Pero kasi, ginagawa ko na rin siyang lotion. Ngayon, sa mga araw na hindi ko ginagamit to, syempre, every other day or kung kailan ko lang naisip, every 2 days, ganun. Kapag ka hindi ako nagganto, ang ginagamit ko na lotion, eto, Abony. Abony din.
na may tomato. Pero hindi ko to nilalagay sa buong katawan. Nilalagay ko lang to dun sa mga part na gusto ko, katulad ng kilikili, siko, tuhod, sa puwet, sa singit, ganun. Doon ko lang siya nilalagay. Yan. Kung hindi yan, eto ginagamit ko. Okay. Ulitin natin, guys. Unang step, diba, tong baby oil. Pwede nyo tong gamitin every 2 days. Pwede na yon, kasi parang araw-araw ka ba maglilibag? Pero depende sa'yo. Hindi naman masama kung araw-araw. Sunod, sabon silka. Siyempre, everyday to. Tsaka sa gabi, pag maglilinis ka. Sunod, Abonina scrub. Ito, pwedeng every other day or every 2 days. Kung gagamit ako nito, ang ginagamit kong lotion, eto. Ginagamit kong lotion or moisturizer, etong aloe. Ngayon, kung hindi ako gagamit nito, ang ginagamit ko naman, etong abon. Yung parang kung magsasabon lang ako, hindi ako magsascrub, ganun. Eto yung ginagamit kong lotion. Ngayon naman, sa gabi. Kapag kagabi, ang ginagawa ko lang naman, naglilinis lang naman ako ng katawan, kasi syempre, sobrang init, di ba? Ang lagkit. Hindi naman ako nagkatrabaho sa aircon. Magsasabon lang ako, silka. Sa katawan to, ah. Anuhin ko lang, bulain ko sa kamay ko, tapos ikikis-kis ko sa leeg, sa kilikili, yan, sa singit, ganun. Tapos yun, ah. Tapos na, magtutuyo na ako. Ang ginagamit ko naman sa gabi, eto, Real Kill. Kita ba? Real Kill Horse Oil. Na-order ko to sa isang Korean shop. Yun din po yung Korean shop na yung parang lagi nilang kinukuha si Anakai para i-promote yung product nila. Tsaka alam ko dun sa Shopee ni Anakai, yung shop Anakai, may mga tinda din siya. Ewan ko kung may ganito siya. Pero meron siya dun yung mga Snowdy, yung mga yung kung ano yung ginagamit niya. Pero yung mga yun, galing dun yun sa Korean shop. Kay Miss Mel. Si Miss Mel yung may-ari ng shop na yun. Ako, diba, kapag kalinis ko, lalagay ko lang to. Kukuha lang ako, tapos ilalagay ko. Ganyan. O kaya, sa kilikili, ganun. Ilagyan ko. Hindi pa ako maliligo. Ganun. Ilalagay nyo lang to dun sa mga parte na gusto nyo pumuti. Huwag sa lahat. Huwag sa buong katawan kasi, ano, medyo mahal. Hindi naman siya sobrang mahal, pero medyo mahal to para sa akin. Pagkatapos, pag feeling ko natuyo na siya, lalagyan ko ulit ng aloe. Kasi parang mabilis to ng mga sumipsip yung aloe. Kayo, kung gusto nyo, lagay nyo pa rin or hindi, pwede naman na. Kasi baka isipin nyo pahid, tapos pahid ulit. Diba ganun yun sa mga Korean skincare, sobrang daming patong na pahid. Yun guys, yun yung ginagawa ko. Kung makikita nyo, hindi ako ganun kapute. Pero kahit ganun, hindi pa rin pantay yung kulay ng balat ko. Katulad sa siko, ganyan, medyo maitim pa rin to. Sa kilikili, nahihiya talaga ako sa kilikili. Pero yun nga, nakakapagtaas-taas na ako ng kamay, ganyan. Tapos sa shorts, nagmamaiksi akong shorts. Oo, katulad nitong suot ko ngayon. Oo. Maikli siya. Pero yung tuhod ko, feeling ko maitim talaga. Hindi ka malayo kasi yung kulay. Yan, yung inner thigh, medyo okay din naman yung kulay. Yun lang guys, pero kung gusto niyo yung sobrang mabilisan na pagpapaputi, punta na kayo sa mga derma. Yung talagang i-bleach talaga yung yung skin. Kasi baka pag kayo lang mag-isa, nakakatakot. Yung natatakot ako sa ganun, yung parang ilalagay ko, tapos kinabukasan or ilang araw, magbabalat siya. So, yan lang guys. Share ko lang sa inyo. Hindi naman yan para maging sobrang puting-puti yung balat nyo, ba? Diba? Para lang kumulay kung ano yung kulay nyo, ganun. Para makapagsuot kayo ng mga sleeveless, ng mga may extend shorts. Kung gusto nyo lang naman yun. Ako, ito yung mga products na effective para sa akin. Pwedeng hindi para sa inyo or pwedeng parehas tayo maging effective din. Huwag kayong mapapagod na mag-try ng iba-iba. Kung hindi nyo pa nakikita yung, kumbaga, yung product na makakasundo nyo, yung talagang e-effect sa inyo. That's all for today, guys. Thank you for watching. So, ulitin. Bye!